sama-sama tayong magiging sasakihin! Wala pang dalawang araw ang lumipas kasunod ng sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila. Nagkasunog din sa kalapit na Parola Compound. Saksi si Marisol Abdurrahman. Tukok po lahat, tukok po. Wala pong natira. Hindi lang nasunugan kanina si Jessica nang matupok ang mga bahay sa Gates 52 ng Parola Compound sa Barangay 275 San Nicolas, Maynila. Nasawi kasi sa sunog ang kanyang alagang aso. Yung aso ko po hindi na nakuha. Opo, pumasok po kasi siya ulit eh. Si Jonathan naman, sunog na wallet na lang ang nasalba. Wala po matulogan, maanuhan ng gamit, makuhanan. Pagkain po, wala yung pera ko na nasunog. Ay mga ba, wala kay Isaya lang talaga. Pasado las 11:30 ng umaga, nagsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Ibig sabihin, kailangan ng hanggang 10 truck ng bumbero. Para mabilis na mapasok ng mga kagawad ng pamatay sunog itong lugar, binutas na nilang pader para agad silang makapenetrate sa loob. Sobrang init ngayon, ano? Sobrang init ng panahon, kaya madali talaga lumiyab ang mga bagay-bagay gaya ng mga ito, yung shanty ito. So, mga materials is easily combustible, mga highly flammable yung mga gamit natin dyan, kaya mabilis yung pagkalat. Si Raisa, nasugatan pa sa noo matapos tamaan ng timba. Nung tinry ko pong pumasok ulit sa bahay. Ibang tetrinay mo kahit nagkakagulo na. Sayang po kasi yung ibang gamit eh. Nagtamo naman ang first degree burn ang ilang bumbero. Tuloy ang napula ang apoy bago mag-1:30 ng hapon. Patuloy na iniimbestigan ang sige ng sunog at halaga ng pinsala. May mga witnesses kasi tayo na nag-spark yung linya ng kuryente. So yun yung titignan ng imbestigador natin. Ang Parola Compound ay malapit lang sa Isla Puting Bato sa Tundo, kung saan nagkasunog din ng Miyerkules. Nakapaligid ang mga ito sa Manila International Container Terminal. Kanina, sa gitna ng sunog sa Parola at kahit naapula na ang apoy, kita sa kuha ng Super Radio DZBB na maraming container truck ang hindi pa pinapasok sa pantalan. Misturang paradahan ang Road 10 mula Bonifacio Drive hanggang Mel Lopez Boulevard dahil sa pila ng mga truck. 75 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nasa Pigibar Elementary School muna ang ilang nasunugan. Pero si Luisa, na 1985 pa nakatira sa lugar, kahit 2 beses na raw nasunugan, sa Parola pa rin daw mananatili. Wala po kami mapuntahan eh. Sugal lang pag nandito tayo sa squatter. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Nagkaayos na ang pamunuan ng fast food at ang driver ng SUV na bumangga sa kainan sa Moalboal, Cebu kahapon. Aquilis Captain Claudio Gapo, hepe ng Moalboal Police Station, walang kaso na isasampal laban sa senior citizen na driver na nakabasag sa glass panel ng nasabing kainan. Ito ay matapos nagkaroon ng settlement ang dalawang panig. Pinag-uusapan na lang ng driver at ng pamunuan ng fast food ang halaga ng babayarang danyos. Kinako na rin ng driver ang medical expenses ng customer na nasugatan. Inamin din sa Dodge Escudero na sa kanya naka-issue ang plakang 7 ng sasakyang nahuling dumaan sa Elsa Busway kahapon. Saksi si Oscar Oida. Isang araw matapos matikita ng SUV na ito dahil sa pagdaan sa Elsa Busway, naglabas ng pahayag ang senador kung kanino naka-issue ang plakang 7 ng sasakyan. Sabi ni Senador Cheese Escudero, hindi otorisado ang paggamit ng naturang protocol plate dahil driver ng isang kaanak niya ang nagmamaneho ng naturang SUV. Inabuso rin daw ang paggamit ng protocol plate dahil hindi kasama ang plakang 7 sa pwedeng gumamit ng bus lane. Inutusan na raw ni Escudero ang driver na harapin ang show cause order at sagutin ang mga reklamo. Ayon pa sa senador, hindi niya personal na ginagamit ang mga protocol license plate na naka-issue sa kanya. At ang mga protocol plate na sangkot sa insidente, isusuko na raw sa LTO. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at sa kanyang mga katrabaho sa Senado. Unang-una, we appreciate po no, yung paglabas at pagbigay ng statement ng ating butihing senador. And the situation will be processed fairly. And kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO,
and possible sanction, eh gagawin naman po natin yun. Isa pang sinisikap matuntun ang driver ng SUV na may plakang 8 na tinakbuhan din ang mga otoridad nang masita sa EDSA busway kahapon. Yung sa number 8 na tumakbo, no? So ang LTO at the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari ng sasakyan na yon. So it's being processed by our people and in LTO. Gaya ng mga senador na iniisyuhan ng protocol plate na 7, ang mga kongresistang iniisyuhan ng protocol plate na 8, hindi kasama sa mga otorisadong gumamit ng EDSA busway, maliban na lang kung sila ang House Speaker o di kaya Senate President. Hindi pa malinaw kung kanino ang plakang 8 na nasita kahapon. Pero ayon sa Secretary General ng House of Representatives, wala pa silang ipinapamahagi na bagong official protocol plate. Hindi naman nila tiyak kung na-turn over na ang lahat ng mga lumang plaka, partikular ang mga kongresista na hindi na na-re-elect. Isa pang hinahanap ngayon ang babaeng driver ng SUV na ito sa bahagi ng carousel sa may EDSA Guadalupe. Yung driver's license yung umabot. Pamangkin ako ni Major General. So huwag mo kung aanihin. I'm military. Okay. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes, po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa busway, ma'am. Yes, ma'am. At the moment, wala pa tayong tukoy, wala pa tayong informasyon. But soon po, machi-check yan ang ating mga kasamahan sa LTO. Ayon sa MMDA, 5,000 piso hanggang 30,000 piso ang multa para sa di-autorisadong pagdaan sa EDSA busway. Depende kung pang ilang offense. May kalakip na itong suspensyon sa ikalawa at ikatlong offense at posibleng pagbawi naman ng lisensya sa ika-apat na offense. Kapag nagtangkang tumakas daw ang motorista, maaari itong patawa ng parusa na pang third offense na. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Iniurong sa May 2 ang pagpapalit ng oras ng pasok at uwian ng mga kawani ng gobyerno sa Metro Manila para makatulong sa pagbabawas ng traffic. At isa pang mungkahi para solusyonan ng traffic ang paniningil ng congestion fee sa mga piling daan. Saksi, si Joseph Moro. Pagdating ng hapon, lalo pang bumigat ang traffic sa harap ng isang pribadong paaralan sa Chino Rosas sa Makati City. Ang iba naghihintay ng mga pauwing estudyante. Every morning or hapon, ganyan, side by side sila nakaparada. Double parking, papasok, hindi nagaano yung gwardiya, wala nagtatraffic dito. I think talagang tutuloy-tuloy pa rin po namin yung coordination with the school. Kakausapin po namin sila talaga to have a scheme na para papasukin yung mga magsusundo, eh malaking kabawasan po ito dun sa mga sasakyan na naghihintay at nananatili sa mga sidewalk. Nauna nang inatasan ng Pangulo sa isang cabinet meeting ang mga ahensya ng gobyerno na mag-isip ng mga paraan para mabawasan ang traffic. Kabilang sa mga mungkahi pero na desisyon ng diobra, ang payagan sa EDSA bus lane ng mga pribadong sasakyang marami ng sakay, pati mungkahing singilin ng congestion fee ang mga dadaan sa ilang piling kalye tulad ng ginagawa sa Singapore. Parang discriminatory siya. Kung sino lang po yung may kakayahan magbayad. Imagine niyo kung gagawin niyo yan sa EDSA. Sabihin po sa inyo ng mga tao, pinapaboran niyo lang yung mga milyonaryo. Ang bagong susubukan naman ngayon sa Metro Manila, ang pinaagang pasok ng mga taga-gobyerno. Magiging 7 a.m. to 4 p.m. na ang kanilang schedule. Halos kalahating milyong commuters sa Metro Manila ay kawani ng gobyerno ayon sa MMDA. Imagine niyo yung kalahating milyon na pasahero ang mababawas na kaagaw ng taga-probado sektor sa pampublikong transportasyon. April 15 dapat yan magsisimula pero ginawang May 2 ayon sa Metro Manila Council. Friday po ngayon, let's give the public more time to know that there will indeed be a shift. Pinaghahandaan naman sa Lunes at Martes ang tigil pasado ng piston at manibela laban sa PUV Modernization Program. 13 rutang binabantayan ng MMDA kung mawawala ng mga masasakyan. Kabilang dyan ang mga biyaheng na Valichas, Monumento, E. Rodriguez, Cubao de Visoria at Pasig. Sa mga nag-aalala na wala silang masasakyan sa tigil pasada sa Lunes tulad dito sa Anonas, ayon sa MMDA may mga nakahanda silang libreng sakay. Hindi po tayo mag-indiscriminate na dispatch ng mga libreng sakay. Dahil ayaw din naman po natin ngayon makaagaw ng mga grupo na hindi sasama
dahil sila po yung mawawala ng kita. May mga jeepney group kasing di sasali sa Tigil Pasada. Handa po kami magserbisyo sa darating na 15-16. Sa April 15 din magsisimula ang paghihigpit ng MMDA sa mga e-trike, e-bike at e-scooter. Sa Lunes, huhulihin na sila kapag dumaan sa mga national road. Gayun din ang mga pushcart, tricycle, pedicab at kuliglig. Pinapayaga naman ang pagtawid sa national road basta ang intensyon ay marating ang kabilang kalsada. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya or walang rehistro yung e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Plano ng Amerika na isama ang mga miyembro ng Philippine at Japan Coast Guard sa kanilang pagpapatrulya sa Indo-Pacific ngayong taon. Sa joint statement, inihayag ng mga leader ng tatlong bansa ang kanilang pagtutol sa mga agresibong hakbang ng China. At mula sa Washington, D.C., saksi live si Maris Umali. Maris! Igan, pasado alas 11 na ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika. At kani-kanina lamang ay nakausap na ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pentagon. Pambihirang pagkakataon nito kung saan dinalaw ng Pangulo ang Defense Secretary ng Bansang Amerika sa Pentagon. Pagpapakita o patunay na pagpapakita ng pagpapahalaga ng ating administrasyon sa ugnayang pandepensa ng dalawang bansa. Sa Trilateral Leaders Summit ni na President Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio, inihayag ng tatlong lider ang pagtutol sa mapanganib at puwersahang paggamit ng Coast Guard at mga militia vessels sa South China Sea. Labis din daw na nakakabahala ang paulit-ulit na pagharang ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, gayon din sa pagsupply nito sa Yungin Shoal. Nanawagan sila sa China na sumunod sa ruling ng Arbitral Tribunal na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin. At kasunod daw ng joint exercise ng mga Coast Guard ng Pilipinas at Amerika noong nakaraang taon. Looking forward daw ang Amerika na isakay ang mga miyembro ng Philippine at Japan Coast Guards sa kanilang barko habang nagpapatrolya sa Indo-Pacific ngayong taon. Plano rin nilang magsagawa ng maritime training activities sa paligid ng Japan sa 2025. Inulit naman ni Biden ang commitment ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Binanggit din niya ang paglikha ng economic corridor sa Pilipinas sa tulong ng G7 o pitong pinakamayayamang bansa sa mundo. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Habang si Pangulong Marcos nagpasalamat sa $1 billion private sector investment ng Amerika sa Pilipinas at sa official development assistance ng Japan at mga pribadong sektor nito na lagpas 600 billion yen. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Pagsasama-sama ng mga bansang pareho ang layo naman ang idiniin ng Japanese leader. To secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting. Tunay na makasaysayan at napakahalaga ng Trilateral Leaders Summit na ito. Hindi lang dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang tatlong tinaguriang Indo-Pacific Maritime Democracies, kundi dahil ito ang magtatakda sa kinabukasan at patutunguhan ng ating rehiyon. Isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region na patuloy na magsusulong sa freedom of navigation at sumusunod sa rule of law. Bago naman ang summit ay hiwalay na nakapulong ni Pangulong Marcos si President Biden, kung saan binigyan diin na ni Biden na prioridad ng Amerika ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Nung mismong pulong naman ang tatlong leader sa loob ng White House, nagprotesta sa labas ang mga Filipino-American at mga kaalyado tutol sa militarisasyon at umano economic control ng Amerika sa Pilipinas.
Igan, bukod sa ugnayang pandepensa ay layon din ng Trilateral Leaders Summit na ito na mapalago pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng tatlong bansa. At inaasahan na sa pamamagitan ng Trilateral Summit na ito ay makapag-uuwi ng aabot sa $100 billion ang ating bansa mula sa Amerika at Japan sa loob ng 5 taon. At pag ilang oras mula ngayon ay inaasahang idaraos na yung kapihan sa media ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya tuluyang tumulak pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariyang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika para sa GMA Integrated News. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Arestado isang jeepney driver dahil sa kaskaserong pagmamaneho habang lasing sa Camarines Sur. Kuya, para po! Kuya, para! Kasabi ko para! Kuya, lapas na ako, kuya! Ayon sa isa sa mga pasahero, nung una, mabagal lang ang takbo ng jeep na mula sa Calabanga patungong Naga City. Pero habang tumatagal, napabilis na ang takbo ng driver. Ang pasaherong nasa tabi ng driver napalipat sa likod dahil sa takot. Tumito ang driver sa tapat ng isang chapel at doon na bumaba ang mga pasahero. Rumesponde naman ang mga pulis at napag-alamang pagkababa ng jeep. Nakatulog sa kalsada ang driver dahil sa kalasingan. Tinigitan na siya para sa reckless driving. Nakipag-ugnay na ang mga pulis sa LTO at LTFRB para sa karampatang aksyon. Tinawag ng China na paninira ang joint statement ng Pilipinas, Amerika at Japan na naghahayag ng pagkabahala sa mga mapanganib at agresibong hakbang ng China. Sa gitna ng trilateral summit, naobserbahan ng ilang eksperto ang pagdami ng Chinese vessels sa Bajo de Masinloc. Saksi si Chino Gaston. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 Chinese fishing militia ships ang nagkukumpulan ngayon sa Bajo de Masinloc. May namataan ding 2 Chinese Coast Guard ships na may bow number 3106 at 3302. Dagdag ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, 2 fishing militia ships ang nakita ng Coast Guard sa loob ng Bajo de Masinloc. Sa isang social media post, 10 namang Chinese fishing militia ships ang nakita ng security analyst na si Ray Powell, kasama ang 2 Chinese Coast Guard ships. Ang kinumpirmang bilang ng Philippine Coast Guard at ang namonitor ni Powell, mas marami na sa 6 lang na Chinese fishing militia na namataan doon nitong Pebrero nung magpunta ang GMA Integrated News kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang fishing militia ng China sa nangharang sa barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Sinusubukan pa naming kunan ng paliwanag ang Chinese Embassy kung bakit biglang dumami ang mga barko ng China sa lugar. Sabi ng isang security analyst, posible pa rin may kinalaman ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Amerika. Might be a coincidence, just so happened in there that the fishing ground is fertile. So it's an ideal season to converge in that area. Another possible option, of course, is the fact that it might be sending a signal that there's a showing Chinese resolve despite the holding of the trilateral summit. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, malinaw na paninira sa China ang joint statement ng tatlong bansa. Tutol daw ang China sa pagmanipula at pagbuo ng grupo-grupo sa rehiyon o kahit anong hakbang na nagpapalala ng sigalot. Muli ring iginiit ng China na legal ang mga hakbang nila at may soberenya sila sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal kung saan nakasansad ang BRT Sierra Madre. Pinatawag na ng China Foreign Ministry si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz kaugnay sa negatibo raw na komento laban sa China. Ganito rin ang ginawa ng China sa ambassador ng Japan. Kaugnay naman sa sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, sabi ng Chinese Foreign Ministry, Pilipinas ang hindi tumupad sa usapan. Itinatanggi raw ng Pilipinas ang pagkakaroon ng gentleman's agreement na anila na pag-usapan sa pagitan ng China at Duterte administration. Ilang beses nang sinabi ng mga opisyal ng Marcos administration, pati mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, wala silang record ng ganyang usapan. Itinanggi na rin ng dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kagabi, nagsalita tungkol dito si dating Pangulong Duterte. We have not conceded anything to China. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping,
The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sa isang paghaharap daw nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay Xi. He said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. Sa trilateral summit sa Amerika, muling pinagtibay ng Amerika ang kanilang anilay ironclad commitment sa alyansa sa Pilipinas. Pero sabi ng dating Pangulo, if you are interested really in defending the Philippines, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gira? Why don't you go there and give the protection that is being mounted? Sabi ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, hindi raw nangyari ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung hindi raw dahil sa panguudyok ng Amerika. Ang Climate Change Commission ng Pilipinas naman, China ang itinuturo sa pagkasira ng libo-libong ektarya ng coral reefs o bahura sa West Philippine Sea. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China. In so far as the cause, really unimaginable, irreparable. Ang masasabi ko dyan, I really do not know how to compute it. Yung mga case na yon ay nabuo sa pamamagitan ng mga crash corals. So, ibig sabihin, mga patay na corals na dinurog, and then there is a possibility na itinambak. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng Climate Change Commission. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mula po sa dating 100,000 piso, itinaas sa mayigit 1 milyong piso ang benepisyong cover ng PhilHealth para sa gamutan sa breast cancer. Saksi, si Jamie Santos. Mabigat tamaan ng malubhang sakit at mas nakakapanlubo ang kaakibat na gastusin ito dahil sa mahal ng gamutan tulad na lamang ng breast cancer. Sa bawat chemotherapy treatment, mahigit 20,000 pesos pataas ang nagagastos ng pamilya ni na Barbie para sa inang na-diagnose ng stage 3 breast cancer noong 2022. Nakawalong session na sila ng chemotherapy. Ngayon, naka-admit sa isang ospital sa Maynila ang kanyang ina. Matapos kasi ang operasyon nitong Pebrero, may iniinda ng ibang sakit ang ina. Sabi ng doctor, stage 4 na siya with lungs, meds. Meron na din po siyang problem sa liver. Then ito lang po, nagpa-abdomen CT scan kami. Ang mahal, nag-range siya ng 32,000. Nakatulong naman sa kanila ang paggamit ng PhilHealth. Yun nga lang, hindi nako-cover naman po ng PhilHealth yung gamot ng isang pasyente under the chemotherapy. Pero hindi din po kasi ganun may mga times na babayaran din po kami kasi mga gamot din po. Para maibsan ang pasaning pinansyal ng mga pasyenteng may breast cancer, pinalawig ng PhilHealth ang kanilang Z Benefits for Breast Cancer. Saklaw ng naturang policy ang surgery o operasyon, gamot na kakailanganin at ang mga gagawing therapy. Ang mga kwalipikadong pasyente maaring makinabang sa Z-Benefit for Breast Cancer na sasagot sa kanilang gastusin hanggang 1.4 milyon pesos. Ito'y bukas sa lahat ng mga Pilipino na kailangan magpagamot, no, for breast cancer. At miyembro man o yung dependent ng miyembro, ibig sabihin legal na asawa, mga anak below 21 years of age, no, ay makakagamit po ng nasabi pong benefit, no? At yan ay dapat sila ay pumasa sa mga criteria
Sakop ng Enhanced PhilHealth Package for Breast Cancer ang Stage 0 to 4, maging ang mga kasalukuyan ng ginagamot basta't pasado sa mga criteria. Ito po ay magagamit, ma-avail po natin itong pakete na ito sa mga contracted hospitals ng PhilHealth sa buong bansa. Ang approach natin dito holistic, ibig sabihin ay magmula sa pasimula hanggang sa matapos, hanggang sa gumaling yung pasyente, ay nandun po yung ayuda ng PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. May nakaamba na namang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kinatayang hanggang piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Pwedeng walang pagalaw naman o hanggang 20 sentimo naman ang posibleng taas sa presyo ng gasolina. At ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, kabilang sa mga dahilan ng panibagong pagalaw ng presyo, ang nagpapatuloy na gulo ng Israel at grupong Hamas sa Gaza Strip. Streaming na simula ngayong araw ang kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Hosts ng Game On sina NCAA main anchor at 24 oras game changer host na si Martin Javier, sports commentator na si Anton Rojas, at pati na rin si NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Tatalakayin sa bawat episode ang lahat ng bagay na may kinalaman sa sports. At mapapakinggan ang Game On sa major streaming platforms gaya ng Spotify, Google Podcasts at Apple Podcasts. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News. Magiging online muna ang klase sa mga pampublikong paaralan. Pati mga guro at non-teaching personnel, hindi na rin muna required na magpunta sa eskwelahan. Sa utos ng DepEd, ipatutupad ang distance learning sa Lunes at Martes sa susunod na linggo. Pwede pa rin ituloy ang ilang nakischedule na aktibidad gaya ng mga palaro ng regional association. Hindi sakop ng utos sa mga pribadong paaralan, pero maaari nila itong ipatupad. Sa heat index forecast na pag-asa ngayong weekend, magiging mapanganib pa rin ang damang init sa ilang probinsya. Posible na umabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init sa Quezon City at sa Pasay. Present muli si Alden Richards sa isang party ni Catherine Bernardo. Nasa Pilipinas naman ang Mamamoo member na si Wee-In para sa kanyang solo concert bukas. Saksi si Aubrey Carampel. K-pop fever is on dahil balik bansa ang Mamamoo member na si Wee-In. Bukas nagaganapin ang kanyang solo concert na Wee-In the Mood Beyond in Manila. Sa aming one-on-one interview, ni-reveal niya ang nakahandang pasapog performances sa concert bukas. Pinasalamatan naman niya ang fellow fans para sa pagmamahal at suporta na ibinibigay nila sa singer. On the way to recovery naman ang aespa member na si Winter matapos ang kanyang lung surgery. Sa pahayag ng kanyang agency, sinabi ng SM Entertainment na nagkaroon ng collapsed lung si Winter. Sa ngayon ay nagpapahinga muna si Winter. Naging talk of the town naman si Cassie Legaspi matapos ang umano'y cryptic post niya sa Instagram stories. I just want to post lyrics sa song, yun lang. Pero wala talagang connect as in. Sang-ayon naman daw siya sa sinabi ng It's Showtime host na si Darren Espanto tungkol sa kanilang relationship status. It's so hard to explain what we have, pero best friends talaga kami. Dinepensahan naman ng Legaspi twins ang kanilang mommy Carmina sa mga post niya sa social media. Si mama lang, she just posts whatever she wants to post because it's nothing related to whatever cases na nangyayari doon sa social media. At nang tanungin naman kung ready bang ma-inlove muli si Mavi. Siguro sa ngayon, ma-inlove muna ako sa sarili ko at sa sarili kong craft sa pag-aarte. Mas challenging at kaabang-abang naman ang upcoming episodes ng Abot Kamay na Pangarap. May bagong character kasi na pagbibidahan ng singer-actor na si Ronnie Liang. Masaya raw siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kasamahan. Parang matagal na kami magkakilala. May ni-reveal naman ang bida na si Jillian Ward. Ang bait-bait niya po, masarap siyang ka-work. Lahat po namang guest po namin ngayon, very professional and masarap po silang katrabaho.
Present si Alden Richards sa housewarming party ni Catherine Bernardo. Sabay silang nag-abot ng drink sa mga bisita at all smiles ang dalawa sa group photo. Sinagot naman ni Alden ang panunukso ng netizens ng "What you see is what you get." Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.